Magandang hapon, Ma'am Criselda. Magandang hapon po. Hi, ilang taon na po baby niyo? 1 month old po. December 25 po yung birthday niya. Sinong tatay niya? Si Aurel Guarino po. Kasal po kayo ni Hindi Aurel? Po. At ano pong problema niyo kay Aurel? Hindi po siya nagbibigay ng sustento sa bata. Sa anak ko. Asan po ba siya? Nasa Santa Maria, Bulacan din po. Malapit lang po. O nung usapan niyo, nung nanganak ka, nandun siya? Pumunta lang po siya, sinilip lang po niya kami. Hindi po niya inasikaso yung papel. Attorney. Sino nag-asikaso ng pa-hospital? Yung kaibigan ko po, nag-asikaso ng papel para po makalabas kami. Hindi naman po kami makalabas pag hindi na-asikaso yung birth certificate ng bata. Sinong gumaso sa panganak mo? May PhilHealth po ako. PhilHealth. O, buti na lang may PhilHealth. Bago ka manganak, kamusta ang relasyon yun ni Aurel? Nag-ano po kami, sabi po niya, itaga ko daw po sa bato, hindi na daw po niya aakuin yung bata. Dalhin ko daw po sa probinsya, kundi bigay ko daw po sa kapatid niya. So hindi na kayo maayos nung nanganak ka? Hindi na po. Pero kailan naghiwalay na kayo, bale? Nakipaghiwalay po siya sa akin nung buntis ako, tapos pumupunta-punta pa rin po siya sa akin. May pumupunta pa rin sa'yo? Opo. May pamilya na ba tong si Aurel? May anak po siyang dalawa sa una niyang kinakasama. Hindi siya kasal doon? Hindi po. So may dalawa na siyang anak sa iba at sa'yo? Opo. Magandang hapon po, Sir Aurel. Yes po. Magandang hapon. Andito po si Criselda, pati si Daniel na meet namin na nandito kanina. Umiiyak nga lang. Eh, lumapit po si Ma'am Criselda ngayon kasi sabi niya nga po, itinagaan niyo raw sa bato na hindi niyo susustentuhan yung bata. Ay, hindi po. Nung una pa lang po yun. Anong una? Nung unang ano? Yung siyempre, puro galit din po kasi yung ginagawa niya sa akin. Ano mga ginagawa niya? Bumura po ako, tapos po ano, hindi po nakapag-usap sa akin, paano ko po maano yun? Oh, eh, tama bang madadamay yung bata sa kung anumang pinag-aawayan ninyo? Hindi naman po. Wala naman po, 10 bumpa lang po naman eh. Nag-willing naman po magbigay. Willing? Isang bumpa lang, ma'am eh. Oh, eh, pero isang buwan na pa rin. Eh, kasi nga, hindi ka niya nakokontak mo ba to? Nakokontak ko po. Nawala po yung cellphone ko. Tapos hindi naman po nagchat-chat sa akin yan eh. Hindi po namumusta. Ako po yung nagsisend doon sa kapatid niya ng mga picture. Sa kapatid niya? Opo. Aurel, taga Santa Maria, Bulacan ka. Opo. To siya rin. Opo. Eh, magkakalapit lang naman kayo. Isang beses niya lang pinuntahan yung bata. Isang beses lang po. Pangalawa na po yung sa barangay. So, 2 beses yung pala nakita yung anak mo. Siyempre, nag-iisip yan kung talagang susustentahan mo ulit. Anong nangyari doon sa barangay nung nakita kayo? Ano po, yung sa barangay po, sabi kasi sa akin ng bawsi, wala daw po ang karapatan ng maghabol ng sustento yung anak ko sa tatay niya. Kasi hindi po nakapangalan yung sa birth certificate. Pero Aurel, anak mo to? Willing naman po magbigay. Okay, kasi anak mo to, tama ba? Inaako mo naman yung bata. Inaano ko naman po na ano eh. Eh, siyempre po, magbibigay po kasi bata, wala naman po kasalanan yan. Oh, tama naman, wala nga kasalanan. Wala pero, naman palang kasalanan. Kung ganito, kailangan ilagay mo sa yung pangalan niya sa birth certificate. Nilagay ko po doon sa requirements doon sa hospital pero hindi po nila nilagay sa birth certificate kasi kailangan po, siya po yung mag-asikaso ng papel. Okay, pwede natin i-confirm kung tama ba na ginawa po nila, attorney, na tinanggalan nila ng kumbaga ng isa sustento kasi di ba sinabi po sa barangay wala daw pong karapatan humingi si ma'am dahil di po pirma sa birth certificate. Si Ma'am Ruby Rosa Aguilar ng Barangay Santa Cruz, Santa Maria, Bulacan. Magandang hapon po, Ma'am Ruby. Magandang hapon po, ma'am. Ma'am Ruby, opo. Nandito ngayon si Criselda. Nagkita na po sila nung tatay nung bata sa barangay. Tama po ba yun? Opo, nung pong nung pong linggo, February 5 po. Ang sabi ni Ma'am Criselda, ang sabi raw dyan sa barangay, wala siyang karapatan humingi ng sustento dun para sa anak niya. Hindi po, ganito po, ma'am. Kasi po, para po maliwanagan sila, kasi po baka pong isipin niya ako mukha barangay ko, napanigan ko po yung lalaki. Pero bilang bawsi po, ang panig ko po, nasa pangkababaihan na. Inaabuso, minamaltrato pati sa pangkabataan po bilang bawsi. Ngayon po, itinawag ko po sa police station. Nagtanong po ako kasi nalaman ko nga po na yung bata, hindi daw po nakasunod yung apelido. Nagtawag po ako sa police station po ng Santa Maria, sa bawsi po namin doon. Okay. Mismo in-loudspeaker ko po, sila na po yung kinausap po ng police station namin para po maipaliwanag sa kanila. Okay po.
Tapos? Ngay. Anong pinaliwanag niyo? Hindi, ay yun lang po. Wala po akong pinaliwanag. Yung sinabi ko lang po, ma'am, sa kanya, bilang po para maliwanagan niya po, ma'am. Doon po sa ano, itinawag ko nga po sa police station. Tapos po, nagkasundo naman po sila nung ni Auriel na, ano po, magbibigay nga po si Auriel ng sustentong 2-5 kada buwan po. Ayun. Pero yung SNS katapusan po ang gagawin daw pong bigay ni Auriel. Doon. Kailan po nangyari itong pagtatagpo sa barangay, ma'am? February 5 po, alas 12 po ng tanghali. Okay, so kabakailan lang? May pinirmahan po sila, ma'am. O meron ka nun? Parehas po silang pumirma sa akin, ma'am, sa kasunduan po nila kasi sila po yung nagkasundo. Ayun naman pala, nagkasundo na pala kayo sa barangay. Kano po kasi tumatawa-tawa po kasi yan. Siya sabi niya kasi na pwede na pong itanggi yan. Ayun po, nag-ano po ako, wala po akong assurance na tuloy-tuloy yung pagbibigay niya. Anytime pwede niya pong ihinto yun. Ayun, actually, kung meron na kayo kasulatan sa barangay, sabi nga, 2,500 a month, pumayag ka doon. Pumayag po kasi tulong daw po niya sa anak po niya daw po yun. Tulong po, hindi po sustento, tulong lang po. Anytime po pwede po niyang... Hindi, sa kung yun naman na yung napagkasunduan, tsaka yung ano naman, inamin niya naman na dito talaga na anak niya yun, na niya tatalikuran, at tsaka pumirma siya sa barangay, na magbibigay siya tulong, whether tawag doon tulong or sustento, yun. Sa ngayon, yun ang napagkasunduan niyo, pumayag ka. Auriel, may trabaho ka naman, ano? Guardia po. Security guard, okay. So, may trabaho ka rin, Criselda? Meron po. Okay. So, pareho kayo may trabaho, pareho yung pagtutulungan yung sustento ng bata. So, since na, yung bata na kay Criselda, obviously, ikaw magbibigay sa kanya ng pera para dun sa bata. So, pagtutulungan nyo yun. So far ngayon, ang napagkasunduan nyo, 2,500. Opo. Pero syempre, pag lumalaki yung bata, hindi yan habang buhay 2,500. Ina-adjust yan. Depende sa pangangailangan ng bata. So, sa ngayon, 2,500, okay ka. Okay na po ako. O yun. Pero kung kailangan na itaas yun, dahil iba yung pangangailangan ng bata at kung kaya namang mag-abot nung tatay, dapat pag-usapan nyo ulit yun. O, meron ka bang... Ayun lang po kasi kaya ko muna eh. Wala, minsan lang po, wala rin po akong ano eh. Paano po kasi may bago din siyang pamilya eh. Wala naman po siyang obligasyon dun sa kinakasama niya ngayon. Binubuhay niya po yung ano, anak ng babae. Hindi po nila anak yun eh. Anak lang po ng babae sa iba. Hindi, bali si... Oh, bali, tama ba intindi ko? Auriel, meron kang unang kasama na may dalawa kang ng anak. Tapos may anak ka ngayon kay Criselda. Tapos ngayon, meron kang kinakasama na meron ng anak naman din sa iba. May trabaho po yun. Oh, may trabaho po, yun. O anyway... Tapong gumagas lahat. Oh, hindi mabuti. Bakit hindi po siya nakapagbigay sa akin? Dahil kailangan mo rin sagutin ang panggastos nun. Opo. Kasi may trabaho... Hindi ko po pinapabayaan ng mga anak ko. Nangihingi po ako ng pang-check up sa kanya nung buntis ako, hindi po yan nagbibigay. Hindi nagbibigay ako, bumili lahat ng gamit mo. O, yun naman pala. Hindi. Magkano lang? Huwag kang magsinungaling, may resibo ako. May resibo ako, 3-5 lang. 3-5 lang. Huwag kang magsinungaling. Umayos ka ng pakikipag-usap sa nanay ng ano ng anak ko. May resibo ako dito, tinago ko talaga yan kasi alam ko yun ang, ako alam ko kung anong sasabihin mo. Oo na, tapos na, pero binili ko lahat yan, kumpleto yan. Hindi kumpleto. Kung hindi ako nagbili-bili, kung hindi ako nagbili-bili, konti lang ang gamit ng anak mo. Ilang piraso lang, tigtatlong piraso lang. Kaya ba yun? Ilang taon na ba? Auriel, ilang taon ka na? 28 po. 28 po. 28. Sa 28, nakatatlong anak ka na. Eh, ngayon, hirap kang sustentuhan yung isa, 2-5 a month. Sa totoo lang, mahirap. Oo nga po, mahirap po. Mirakulo ang ginagawa para mapagkasa ang 2-5 sa sanggol ng isang buwan. Kailangan pag-isipan mo yung mga ginagawa mong desisyon, hindi pwedeng strike anywhere. Mas mahirap kaya nga, merong, po nga sa akin eh. Merong reproductive health bill. Kasi kawawa rin naman yung mga batang dinadala natin dito sa mundo. Siyempre, pagka dinala natin sa mundo, may commitment tayo na kaya natin itawid yun, di ba? Nahihirapan ka, Auriel? Nahihirapan siya ka? Siya po kasi nagloko eh. Nahihirapan ka, Auriel? Hindi naman po. Umayos ka din ng pakikipag-usap sa nanay ng anak mo. Kasi one month pa lang tong anak mong nandito sa studio. One month pa lang to, huy, kuya. Oh, hindi ka man lang naawa dun sa bata. Isang buwan pa lang naman po, te. Kaya nga, isang buwan pa nga lang, kuya. Isang buwan pa lang to. Pinabayaan mo yung mag-ina mo. Nakakaawa yung bata dito hindi sa po, studio. Hindi po, ma'am. Nasa tiyan ko pa lang po yan. Pinabayaan niya na po. Nagmumotor po ako lagi. Yung babae, nahatid-hatid nga niya eh. Inibis ako yung nangangailangan po ng atensyon at saka pag-aalaga kasi ako yung buntis. Ilan na ba panganay niya, ma'am? Magkapatid po yung dalawa.
sa isang babae. Sino sustentuhan niya yun? Sino sustentuhan po? Kasi tako po mapunta dito. Ngayon, ako po yung nagdala sa kanya dito. Ah. Ako po yung nakapagdala sa kanya. So magkano kada ban kaila ang mapapangako mo, Oriel? 2-5 po. Quincenas katapusan? Opo. Quincenas katapusan naman po. 2-5. Dadagdagan ko na lang po pag nakaano po ako ng maganda-gandang trabaho. Kasi provincial rate lang po ako eh. Pagkano lang po, 400. Hindi kuya, hindi mo pwedeng isumbat yan kuya kasi hindi mo naman pwedeng sabihin yan sa anak mo kapag kulang ng gatas, di ba? Okay, kailangan mag-usap kayo dito. Teka lang, 2-5 sa quincenas, 2-5 sa katapusan o 2-5 monthly na? 2-5 monthly lang po muna kasi po pa ano-ano lang dito yung trabaho ko. Hindi ko po kaya yung paano po yung hindi po ako makapagtrabaho po noon kasi wala pong mag-aalaga sa bata. Nakikiusap lang po sa kaibigan ko po. Actually, hindi nga siya makapunta dito nang hindi kasama yung bata eh. Kanina nandito eh. Yung reporter muna namin ang naging yaya, andun. Ibigay mo na lang muna sa ate ko yan. O, oh, yan po. Ibigay na lang daw po sa ate niya para wala siyang sa bata? Ano. Wala siyang hindi. O, para po magtrabaho siya muna. Hindi siya makapag-sustento. O, ikaw, anong gagawin mo? Magtrabaho din po. Eh, sino mag-aalaga ng bata? Yung kapatid ko po. Para po, hindi po siya makapag-sustento. Yun po ang ano niyan. Ano di sustento? Ano ba inaabol mo? Makala mo naman napaka-laki ng tao. Grabe ka naman. Magkano ba saon ng ano? Ang governor? Talaga? Eh, ito na nga lang. Eh, sige. Pagharapin namin ulit kayo sa barangay, pag-usapan niyo ulit. Baka naman may itataas niyang 2-5, Oriel. Tangayin po muna. Yun lang po muna may bibigay ko, te. Kasi po, dadagdagan ko na lang po pag nakaanap po ako ng Manila rate. Nang ano? Hirap din po ako, te. Marami din po kayo nungunod. Haban ilarate. Baka pwedeng 1-5-1-5. Oh, attorney sabi po niya sa akin 700 po daw yung araw niya po diyan sa ano. Pag hindi natin, pag hindi niya pinunanto, pasamahan ka namin mag-file ng kaso sa DSWD opo. Para maobliga siya na magbigay ng sustento doon sa bata. Opo. Okay? Okay. Ma'am Ruby Aguilar, ma'am. Opo. Opo. Ngayon kinausap ko si ano si Oriel, tumawad ako. 1-5 quincenas, 1-5 sa katapusan. Maaari po ba silang pumunta sa barangay para maisa kasulatan yung kasunduan na yon na ngayon yun ang bibigay na sustento ni Oriel sa anak niya? Pwede naman po. Opo, pwede naman. Kasi nga po, naghanap po sila noong linggo, dapat nga po talaga 3,000. Eh, si Oriel nga po, tumawad nga po kasi siguro nga po, dala nang may anak pa rin po siya sinusustentuhan. Kaya naman po kasi sila din po, ang sabi ko nga po sa kanila, ako tagapamagitan lang sa inyo. Hindi ko kayo kilala. Wala akong dapat pamigyan. Ako, concern ko na sa bata kasi hindi nga po sila kasal. Ngayon po, ang ano ko ako, yung concern ko sa bata, yung pangang, yung para sa kapakanan po ng bata. Sinabi ko naman po sa kanila yan eh. Eh, sa 3,000 nga pong hinihingi nga po ni Criselda, itumawad nga po si ano, si Oriel. Eh, pumayag naman po si Criselda. Okay, ngayon po pumayag na ulit si Oriel na ibalik yung 3,000. So 1-5-1-5. O yan na muna sa ngayon. Apo, apo. Pero kung hindi siya tumupad, pabalikin niyo na lang po sa barangay at di pagkaano po yung paggagawa ko na lang po sila kasundo. Okay. Sige po, maraming salamat po Ma'am Aguilar. Okay po, sige po. Salamat. O yun. So balik kayo sa barangay sa ngayon o nakatawan tayo ng 500. Pero kung ano, siguro duhin natin na susunod siya. So, na talagang bibigay niya yun tuwing quincenas at katapusan. Pag hindi, eh, bumalik ka para tingnan natin anong kailangang isang pangkaso. Okay? Attorney, pwede po ba akong mag-request ng ano, pa-DNA yung bata para ano po? Hindi para niya naman dinideny, ma'am eh. Hindi niya naman po dinideny. Oh, inamin niya naman na anak niya yan. Pwede naman ano, kung gusto mo paayos niyo nga yung papeles ulit ng bata. Oriel, ayusin niyo na yung papeles ng bata, ha? Malagka pera po. Ilagay mo na lang din doon sa barangay na kasulatan. Pwede ilagay yun doon. Okay? Opo. Para nandun na lang nakalagay. Pero yung fact naman na inamin niya na ngayon dito yan, sa YouTube na yan, tsaka yung nagbibigay sa sustento, admission na rin yan. Ariel, yes, pwede bang kausapin mo naman yung nanay ng anak mo? Huling message lang? Okay, pero po. Pero barangay na lang po. Okay, ayaw mo napayana po ako eh. Ay, talaga? Alam mo kuya, kung ako lang yung asawa mo, hihiwalayan mo ako dahil tinatalakan kita minumura kuya, tapos may isang buwan tayong anak. Naku talaga kuya, may katagyan ka talaga. Ma'am Sherry, hindi ko po yan minumura.
Hindi po ako nagmumura niyan. Kasi ate, oo, yun na sinasabi niya. Kaya daw siya nakipaghiwalay sa'yo, gawa ng minumurat-mura hindi mo po. Daw siya. Hindi po, pinagsabay niya po kami dalawa ng babae niya. Sabi niya hiwalay siya. Hiwalay na daw po yan sila. Tapos pumupunta-punta sa akin hanggang sa nabuntis ako. Ako po yung iniwan niya. Sumama po siya doon sa babae. Kausapin namin kayo ma'am. Tapos kapag hindi sumunod si Oriel Garinyo, ipatawag natin sa agency niya dyan since SG naman siya. Tapos ipa-coordinate natin sa DSWD para mapatawag siya, masampahan natin ang kaso. Opo. Okay ma'am? Opo. Sige salamat po. Kausapin po kayo ni Ate Odette sa kabilang studio. Sige, thank ma'am. You Oriel. Maganda hapon. Ang hassle nung gano'n ng attorney. 1 month pa lang yung anak ko, iiwan mo ko. Tsaka ang hirap dahil yun. Dahil yung tinatalakan mo. Maraming ang bago, pagbago kang panganak na medyo baliw-baliwan moments yan eh. Parang postpartum. Yes, may postpartum pa. Kaya dapat hindi, yun nga po yung sinasabi namin ni Mama Rizal sa Bardagulan. Hindi po biro, lalo na yung mga bagong panganak at yun. Medyo sensitive, emotional, pinagdadaanan po ng mga nanay. Mm-hmm. Kaya dapat hindi niyo po iniiwan mga ganyan, mga ganyang stage pa, no, Ateneo.